Sir, idol kita kaya love kita. Wow. Kaya gusto ko maliwanag. Oh, sige, love na lang kita. Mm. Oh. Ano, Melanie? Madam, ano yung pag-usapan natin? Oh. Ano ba, sir, ang gusto mo? Ikaw, kung saan ka masaya sa pagkwento mo? O sa tingin mo, masaya pakinggan, panoorin ng mga viewers natin? Mm. Gusto lang kita makita. Ay. Masaya na ako. Ay, hindi pwede yun. Kasi paano yung mga manonood natin? Kailangan masaya din sila, hindi lang ikaw. Diba? Di sana, nag-picture na lang si Ate Perle. Marami akong picture dyan, nakikita mo na. Gusto ko live. Ay. Gusto ko na live ganito. Ay, gusto mo talaga live? Oh. Ay, cute. Uy, hindi. Ay, guwapo talaga. Oh. Sana yasawa mo. Bakit single mom ka mo? May naghanap kanina ng single mom. Sabi niya, Ako, sir. Muntik na ako magka-boyfriend. Kaso lang. Two weeks lang. Buti nga umabot ng 2 weeks eh. Ayaw mo nun. Hindi na umabot kasi may asawa pala. Ayaw ko na. May asawa pala. Linak ko na. Sabi sa akin, binata daw. Wala siyang asawa. Iwalay sa asawa. Oh. Tapos nalaman ko. Kakakasal lang pala, 1 year pa lang bago kinasal. Kita mo, mga 1 year pa lang kinasal, mga taksil na, no? Oo, mga taksil na sila. Hindi, ano, saan? Grabe talaga. Oo, hindi lahat ng mga nakasal dyan masaya? Na enough na sa kanila yung kanilang pinakasalan? Mayroon dyan na? Oo nga. Buti na lang hindi ako nagpakasal. Ah, buti hindi ka kasal. Pero buti hindi ako nagpakasal. Pero nakatatlo akong anak. Inamit eh. Oo, namit talaga. Namit talaga, DJ. Nakatatlo akong anak. Pero hindi ako nagpakasal. Okay lang. Masaya naman pag single. Oh, si mister mo, bakit kayo nagwala? Nakatatlo kayo? Naku, sir. May kulang pa siguro sa akin. Lahat naman. Ay, nangapit bahay. Oh, grabe naman to si Mr. Mo. Bakit nagawa pa niya maghanap ng iba na andyan na sa'yo lahat? Hindi, sobra-sobra nga eh. Hindi na nga kulang eh, diba? Ayawang ko ba doon, nangapit bahay lang, hindi na nakabalik? Ay, so, baka di alam yung bahay ninyo. Dapat binaliktad niya yung damit niya para hindi siya maligaw. Di, mas maganda siguro doon, kaya hindi na nakabalik. Ooh. Masarapan siya doon sa kapitbahay. Mm. Masarapan siya sa kapitbahay, masarap daw ang ulam doon. Ay, ganun. Ikaw kasi kung magluto ka masyadong maalat, eh, Moya, mag-UTI si Mr. Mo, mabuti na. Na-discover niya siguro doon na mas maganda doon kasi. Sardinas lagi pinapaulam ko, sir. Ah, kaya naman. Kaya naman pala. Eh, okay lang sana kung inugasan mo ng maayos yan para hindi mo magamoy yung sardinas mo. Pero kung hindi mo inugasan yung sardinas mo, eh, paano yan? Oh. Ulam lang nga eh. Kahit walang ani, pinapaulam lang nga eh. Kahit ano? Kahit walang? Walang kanin. Ay, sus ah. Masisira yung tiyan nun. Walang kanin. Tapos pinapakain mong sardinas. Oo, bahala na siya. Masira ang tiyan niya. Hindi ko naman siya mahal. Ay. Hindi mahal daw, pero... Ganun talaga, DJ. Pag hindi mo mahal, sirain na. Ah, ganun pala. Sardinas yung discarded, the sardinas yung papakain mo sa kanya, ulam para mangayaw. Buti na lang nakaabot pa ako. Kaya nga, inantay talaga. Inantay talaga namin. Salamat, DJ, inantay mo pa ako, ha? Oh. Buti pa nga,
Buti pa nga DJ ang patay. Papatay sumakabilang buhay. Masakit sa akin. Ang asawa ko buhay. Sumakabilang bahay. Pero bakit sabi mo hindi mo naman mahal? Pwede ba yun? Nagsama kayo tapos nagkatatlo kayong anak, hindi mo mahal. Siyempre, taga na lang. Taga na lang. Taga na lang. Para may magpakain. Yun naman pala, may magpakain sa'yo. Tapos yung susukli mo sa kanya, sardinas lang. Oh. Masarap naman. Ay, nakakasawa yung sardinas, ah. Pag araw-araw mong kainin, tapos wala pang hugas. Oh. Tapos mataas pa yung uric, mataas pa yung uric acid mo. Kaya siguro di siya nangapit bahay. Oo naman, makatikim man. Hanap ng minudo? Oo, nakakasura. Ano po siguro? Kasi kasabihin mong dilata yan, iba-iba yung pangalan, iba-iba yung lasa niya, tatak niya. Sardinas pa rin yung lasa eh. Oh. At sabihin mong tuna. Oh, sa lasang sardinas pa rin yun. Ngayon pag lagi mong kinakain yan eh. Mataas yung uric acid mo, tapos kagit. Ang asawa pag sardinas. Ay. Pag sa... Ang asawa, sardinas. Ang kabit, adobo. Oo. Kaya nga. Huwag mo... Nagharap siya ng adobo. Hindi, galingan mo sa pagluto yung sardinas mo. Kahit sardinas man yan. Kailangan... Oo, magaling ako magluto. Oo? Oh? Magaling naman ako magluto eh. Oo. Paano ba niluluto yung sardinas mo? Nilagyan mo ng sabaw? Dinadagdagan mo ng sabaw? Oo, sinasabawan ko para... Para malakas. Malakas siya. Ano lang? Malakas lang siya. Ganun lang, para lumakas siya. Ano yan, sir? Balik tayo, ha? Doon sa naging boyfriend mo, sige. Online. Oh, sabi mo kanina, may naging boyfriend ka sa online. Kwento mo na lang sa amin, paano kayo nag-umpisa? Kilala ko lang sa group. Tapos, andyan na naman, group yan, na naman. Nagkagaanan sana kami ng loob. Tapos 2 weeks, nalaman ko, nag-message ako sa tunay niyang account. Nabasa siguro ng asawa, nag-message sa akin. Tiga lang. Nakilala mo ito sa grupo. Anong grupo yung nakilala mo sa grupo? Doon sa ano, sa mga samahan ng mga hiwalay sa asawa? Puro pala mga ano doon, mga sinungaling yung mga lalaki doon. So pumasok ka rin doon kasi naghahanap ka nga ng mga hiwalay din. Ganun sana. Ay, natumba. So ngayon, nakilala mo ito. Ano yun sa comment? Nag-comment ka doon sa post? Isang post na ni-like niya? Ganun? Hindi ako nag-like sa kanya. Hindi rin ako nag-comment sa kanya. Siya mismo nag-add sa akin. Wow. Paano niya hinahanap yung pangalan mo daw? Nakikita kasi doon sa mga nag-inko-comment ko sa iba, nakikita niya yung pangalan ko. Kaya inad niya ako sa Messenger. Sa Messenger lang, wala sa Facebook mismo, ha? Oo. Kailan ito nangyari, Abir? Nakaraang buwan lang. Samahan ng mga mga hiwalay. Ganoon. Hiwalay sa... Hiwalay sa asawa. Baka sa abroad yung asawa nun, kaya hiwalay naman talaga sila. Kaya nga, mga sinungali. So tapos, ayun na, no? Na-i-add ka sa Messenger. Noong unang sabi niya, hi miss, hi ganda, sexy, ganun. Chat na kami. Tapos? Chat na, shout out pala dun sa asawa. Blin ako na ang asawa mo, sa'yo na. So ano sabi niya sa'yo nung nag-chat sa'yo itong si Boy?
Naghay siya sa akin, naghilo, tapos kwento-kwento na kung ano-ano. Mm. Ang dami niya sinasabi ko, baka naman may asawa ka dyan. Sabi, wala, hiwalay ako. Mm. Sabi, hiwalay daw siya. Ayaw niya maniwala. Mm. After 2 weeks, nalaman ko, mayroon pala asawa. So, naging kayo noon, ganun? Naging kayo po ba? Oo. 2 weeks ka niyang naligaw-ligawan? Oo. Lagi kayo nagtatawagan? Mm-hmm. Ilang taon na ba siya? Sa FB lang naman eh. Ah, dito lang. Sa Messenger lang siguro. Hindi naman sa Facebook. Iba no, yung... Messenger. Ah. Tapos, Messenger. Ayun na. Ilang taon na ba si Boy? At di ka nagtaka na kung may asawa ba ito o wala? Nagtanong ako. Hindi nga niya sinabi. Oo. Ilang taon na sa tingin mo? Ay, bata pa. 2 buwan. 30 years old. 30 years old. Tapos 40 ka. Tapos sabi niya mahal ka niya. Siyempre naging kayong dalawa. So naniwala ka doon? Hindi pala. Sa 2 weeks. Hindi pala, hindi niya ako mahal. Sabi niya mahal niya ako. Ako naman oo. Kulang lang oo. Kahit Messenger lang naman. Hindi ka nagdududa doon o baka nagpumasok sa isip mo, baka ano, habol nito sa akin, 30 anyos siya, ako 40. Dapat laking tanong yun sa sarili mo, tapos 2 linggo lang naging kayo ng dalawa. Hindi naman daw niya kailangan ng ano, wala daw siyang kailangan sa akin. Hindi niya kailangan ng gadget o ano, mga ano, basta. Ako lang, kailangan niya. Ganun, oo. Isang lugar lang po ba kayo? Hindi. Ako? Kayo. Wala nga man ako. Kayong dalawa. Isang lugar ba kayong dalawa? Hindi. Bicol ako. Siya ano? Siya? Locano? Tapos, edi sabi niya, 30 anyos, no? Ikaw, 40. Naliligaw sa'yo. Gusto ka daw niya. Wala siyang habol. Oh, ngayon, naging kayo ng dalawa, after 2 weeks, nag-text itong babae, yung asawa. Oo. Anong sabi? Sabi sa akin, may asawa po yan. Please lang, paki-block po. Na-diblinak ko. Ibang account gamit ano, or yung account mismo ni Boy yung ginamit sa pag-chat sa'yo o ibang account mismo ng girl? Ibang account, yung account ng babae. Kasal po silang dalawa, sinabi sa'yo. Matagal nag-usap kayo ng babae. Pinakita niya yun sa akin, yung picture nila. Sinend sa akin. Sinend sa akin. Hala, baka makita ako? Makita ba ako? Mamalaman. My ay, God. Pila ko na may asawa niya, di ba? Di naman masama na yun. Hindi mo inantay na pang-explain ito si Boy, bakit niya nagawa ito sa'yo. Siyempre, mahal mo siya eh. Kamo, mahal mo siya. Siyempre, kunin mo yung side niya. Gusto niya? Gusto niya tuloy namin? Gusto niya ituloy namin? Hindi naman pwede kasi may asawa siya. Kawawa naman yung babae. Babae rin ako, masasaktan siya. Pares kami. Huwag na lang. Bakit daw ano? Bakit daw nagawa niya yun sa asawa niya? Kasi isang taon pala silang kasal? Medyo nagka-problema daw sila. Ano klaseng problema? Walang bigas sa... ano? Bigasan? Ano daw? Aywan. Di ko alam. Basta sabi ng lalaki sa akin, meron daw iba. Pero magkasama sila. Hindi sila magkasama. Sa trabaho siya na ano, stay-in. Tapos yung babae nasa norte. Sa tingin mo, ano kaya ang apple sa'yo? Mahal na mahal ka daw talaga niya. Ganun. Ano doon? Siyempre tanong mo yun sa kanya. Pag ikaw yung girl, gusto mong tanongin talaga si Boy.
Bakit? Ano bang gusto mo sa akin? Ano nang makita mo ako? Ano ba gusto mo sa akin? Tinanong mo yun sa kanya. Tinanong ko siya. Sabi niya, masarap daw ako magluto. Masarap magluto. Sabi niya, masarap daw. Bakit natikman niya yung luto mo? Ayaw ko nga sa kanya. Sabi ko, masarap agad. Hindi mo pa nga ako natitikman magluto. Bakit? Pinakita mo ba yung luto mo sa kanya? Di pa. O paano sabi? Bakit nasabi niya na masarap yung luto mo? Ayaw ko sa kanya. Hindi ko nga alam eh. Bakit nasarapan siya? Eh doon lang sa sinabi niya, hindi naman totoo kasi hindi naman di pa naman niya natikman eh. Ibig sabihin, sinungaling siya. Kaya nga, sinungaling nga siya. Oh, ay ba't naniwala ka, minahal mo din siya. Eh masarap din magluto. So masarap din magluto. Pinakita ba niya yung luto niya sa'yo? Sinisensya kayo mga pitso. Mga meatloaf. Meatloaf yung... Sus maluoy ka. Pork chop. Butang pork chop ha. Kaya minahal ko din. Minahal mo din. Ano sana plano nyong dalawa? Pag-uwi mo dito, ganyan? May plano kayo? Sana, kaso hindi naman tutuloy yung plano. Wala na eh. So wanted boyfriend ka po ngayon, naghahanap ka ng boyfriend. Sana, kaso lang eh, nakakadala na. Ah, hindi naman, lahat ng bagay may ano talaga yan, mayroong hindi ka maswerte, pero minsan maswerte ka. Tulad niya no, may naghahanap din ng single mom. Mm-hmm. Ano ba hinahanap mo sa isang lalaki? Basta totoo. Ay, kailangan naman sintir mo yung mag-chat sa'yo, hindi naman. Ito totoo talaga, ay makapag-chat eh. Oo, basta yung sinungaling. Na. Basta wag lang ako pirahan. Tapos? Hindi, mga lalaki ngayon eh. Patulan, tapos pirahan ka lang. Yan ka ng pira. Hindi mo lang natikman. Okay sana, pag natikman mo, pwede yung luto niya. Oo, butik mo ipagluto muna ako. Kung patikim mo sa kanya yung pag pinatikim ka ng luto niya sa kanya iwanan, okay lang. Lutuan ko din siya. My God, I hate drugs. Diba, Jay? Sige, ha? Pag sakaling may nanonood ngayon ng lalaki, ano yung masasabi mo sa kanila? Ano ipapatikim mo sa kanilang luto mo? Aber, sardinas? Baka sardinas na naman? Hindi na sardinas. Ano? Sa asawa ko lang yan na sardinas. Pero pag sa iba, sasarapin ko yung luto ko. Ano nga, anong klaseng, anong putahe? Minodo! Bangit yung minudo. May mga atay-atay yan. Oo! Masarap pag may mga atay-atay. Paano kung may sakit yung lalaki? May mataas yung uric acid. Hindi patay din siya. Ay, tama lang sa kanya yung patatas. Patatas lang. Ganun lang. Oo. Patatas sa kakaroon. Mayaman sa protina. Ayun na lang ipapakain mo sa kanya. Para di sa magka-uric acid. The rabbit, you know? Oo.
Ah, sige, na. Sa mga boys diyan na mga naghahanap ng single mom na hindi daw siya pirahan, hindi daw siya lukuhin at saka ano ngayon? Marunong magluto. Marunong magluto, marunong kumain ng putay. Putay ni Ate, no? Ang lutuin niyang putay. Putay. Ate lang. Hindi ang putay. Ay. Putay. Ay, ano klase? Marunong kumain ng putahing lututuin ni Ate, na? Ate mo lang eh. Wala ko sinabi, ikaw yun. O paano kanila mahanap sa mga boys dyan na gustong kumain ng luto ni Ate Milani? Ang kanyang mga putahing mga luto. No? Paano kanila mahanap? Through FB. Through FB din. O, sige, hanapin nyo sa Melanie. Ano pledo mo sa Facebook? Marquez? Ay, naku, malalaman na yung ano, yung pangalan ko na tunay. Yung jowa ko. Yung jowa ka pa ba? Hindi niya alam ang pangalan ko na tunay. May jowa ka ba? Yung 2 weeks. Ah, 2 weeks? Hindi mo na jowa yun. Huwag ka mag-angki ng may asawa, ikaw talaga. Tapos na kayo eh. Tapos na eh. Okay ka lang kung hiwalay siya talaga. Eh ngayon, sinat ka ng girl eh. Huh. Ay, kaso nasira yung FB ko, DJ. Paano yan? Paano kumahanap ng mga lalaki na gustong kumain ng putahe mo? Dito na lang. Ah, Habibi. Habibi. Lala Habibi. Pangalan, Habibi. Pangalan mo sa Ibo? Sa Imo? Oh, Melanie. May, ah, yun ang gusto mo sa may Imo ka nalang kontakin. Oo, sa ah. May Imo. Ito yung pangalan mo, ha? Melanie. As in Melanie na ganyan, oh. Ha? Melanie Frac, F-R-A-C, Frac. Ngayon, hanapin mo. Ninyo, ha? Mga boys na lang interesado kumain sa putahe ni Ate. Yung profile picture po niya, kulay green na mga kahoy-kahoy. Grabe. Kapal na mga kakahoyan, kulay green. Maraming mga damo-damo. Ganyan. Yung profile picture. Pero walang damo. Ah, walang damo. Ah, walang damo ba yan? May mga kulay green. Wala! Ay, oo. Sige ah. Sige po ah. Madam Melanie. Antay ka na lang dyan sa mga lalaking gustong tumanggap sa'yo. Kumain ng iyong putay. Putahing lulutuin mo. Maraming salamat. Good luck ah. Okay, DJ. Galingan mo sa pagluto. Ugasan mo na maigi yung mga lulutuin mong putahe mo na yan. Para makain. Oo naman. Para makain talaga ng buong buo ng magiging boyfriend. Dati ako sa restauran. Ay, ganun? Oo. Nagtatrabaho para luto. Galing. Very good, no? Palabakan po natin si Melanie. Abroad. Cooker pala talaga to. Marami ka palang alam na lulutuin. Mga putahe mo na mga pagkain. Mga putaheng niluluto. Marami. Sige, maraming salamat. Good luck. Bye-bye. Okay, thank you DJ. Naabutan pa rin kita. Oras sa may Pilipinas, insakto, ala una, uno ng umaga. Ito po ang GSG Good Vibes sa gabi. Sa likod ng mga mainit na balita, sa loob at labas ng ating bansa, GSG. Ito ang Good Vibes sa gabi, GSG. Good Vibes sa gabi. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world's local radio. Abian Mojo.